sa banal sakdal, napaka malinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Puri ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan. Sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata, purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit.
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang santuario. Purihin natin Siya sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailang lang natin ng bunga ng ating mga labi na walang sawa, pumupuri, sumasamba, lumuluwalhati sa Kanyang banal at malinis na pangalan. Awitin po natin ang bilang 69 sa atin pong mga imnaryo. At sa ating pag-aawitan, sikapin natin na ito talaga ang laman ng ating mga puso na ipinaiilang lang natin sa Kanyang kapurihan. Si Jesus sa atin ay tumatawag at nakaanyaya ng buong galak. Pangako niyang ganap sa ating ihayag kung tayo'y susunod sa kanyang atas. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat kung tayo ay lalakad sa kanginiyang landas. Tatamuhin natin ang pagkaligtas. Huwag pagmatigasin ang ating puso sa tinig ni Jesus na may pangako. Huwag tayong paibo kaysa tang mapalalo. Dinggin natin ang tawag na maamo. Siya ay tumatawag sa tatamuhin natin ang pagkaligtas. Si Kristo Jesus tumatawag ngayon upang tayo sa salay di magumon. Tanggapin mahilahon ang banal niyang layon nang upang sasalay di maparol. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat kung tayo ay lalakad sa tanginiyang landas.
tatamuhin natin ang pagkaligtas. Patuloy nating papurihan, sambahin natin, luwalhatiin natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na bumubuhay sa atin at nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Susunod po nating awitin ang bilang 70 sa ating pong mga himnaryo. Tayong lahat na buhay sa mundo ng kapighatian kung sa atin ay walang akay kakamtika biguan kapatid ko hindi ka nag-iisa si Jesus pagkat ang Diyos ay laging kasama lalay sa atin hina kapatid ko hindi ka nag-iisa si Jesus laging kasama kabalisa ay ilagat tina tanging siya ang pag-asa kapatid huwag kang matakot lagi mo sanang itago yun ang katungkulang kaloob ng Diyos huwag kang manghihimatagod kapatid ko hindi ka nag-iisa si Jesus laging kasama kabalisa ay ilagap tina tanging siya ang pag-asa. Patuloy nating sambahin, luwalhatiin, papurihan ang banal, ang napakamalinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awitin mga kapatid bilang 37 sa ating mga himnaryo. Aawitin po natin ang unang estropa at koro po lamang. At pagkatapos po, magtitiklok tayo ng ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus, siya panunod na lagi nang nagtatanod sa ay nakukukot
upang tayo ay matubos. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya tunay na ilaw sa lahat ng nadirimlan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa iyong banal at sakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus, muli mo pong masisilayan ang pinakamaliliit at pinakahamak mong mga alipin. Una na nga po dito sa silong ng iyong dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, maging sa tirahan din po ng aming mga mahal sa buhay, sa tahanan ng iyong mga mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, gayon din po sa mga silong ng mga dampang tahanan ng maraming mga lalaki at mga babae sa buong sanglibutan na sa pamamagitan po ng karunungan pinalago mo po sa huling araw, napakinggan din po nila ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila man po ay nakikipagkaisa sa amin sa Espiritu sa araw at sa oras na ito. Ama, pagkatapos po, magpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, mga pag-aawitan nang galing po sa kaibuturan ng aming mga puso, inihandog namin sa iyong banal na pangalan, bagaman hindi po marilag, hindi magandang pakinggan ang aming mga tinig, Abang Diyos, pinilit namin, sinikap namin, nang galing sa kaibuturan ng aming mga puso, ipinailang lang namin sa iyong banal na harapan. Amen. Sinasampalatayanan namin, Panginoon. Tinanggap mo na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kahitaasan. Ama naming Diyos, sa aming mga paniniklohod, tanggapin mo po ang aming sama-sama na tao sa puso namin ng mga pagpapasalamat. Amen. Ama banal, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw, napakamabilis, pinalipas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Amang Diyos, wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat, patuloy mong binubuksan sa amin ang mga pintuan ng magagandang kapalaran. Amen. Pinakain mo kami, Ama. Dinamtan mo. Pinalakas mo at pinagaling ang aming mga pangangatawan.
At higit sa lahat, maraming maraming salamat po. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya, ang aming mga pagkakilala na minsan po lamang ipinagkaloob mo po sa aming mga hiram na buhay. maraming Diyos, ipinagpapasalamat din namin sa iyo ang marami sa amin aming mga anak, mga manugang mga apo at amin aming mga mahal sa buhay. Pinadatnan mo ng sari-saring mga mabibigat na mga karamdaman. Binigyan mo ng sari-saring mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon Diyos, kami na kanilang mga magulang na walang saway naglilingkod sa iyo sa umaga at sa gabi. Kapag tinitiklop namin ang aming mga tuhod, kasama namin silang pinapanalangin sa iyo. Lalo na nga po silang lahat. Mga anak namin, mga manugang mga apo na malayo sa amin. Idinalangin namin sila sa iyo, Panginoon. Amen. Ipinagpapasalamat naming mga magkakapatid. Wala kang pinabayaan sa kanila. Salamat po. Pinalakas mo, pinagaling. Binuksan mo rin sa kanila ang mga kapayapaan. Magagandang kabalaran sa 7 araw na nagdaan. Panginoon Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, nalalaman mo kung paano kami nabuhay sa 7 araw na nagdaan. Ikinalulungkot namin, hindi namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Marami sa amin, Panginoon, marami sa iyong mga lingkod, sa iyong banal na iglesia, ang tunay na niwawalang halaga ang iyong pagkatawag sa kanila. Marami kang mga anak sa iyong banal na iglesia, Aman Diyos, ginawang biro ang pagtanggap nila ng banal na bautismo. At kanilang niyuyurakan ang iyong kabanalan, ang iyong kaluwalhatian. Sadyang nililimot nila na ikaw ang bumubuhay sa kanila sa araw-araw. Kung magkagayon man, Panginoon, sa pamamagitan ng sari-saring mga kalayawan, sa pamamagitan ng sari-saring mga luho at mga karumal-dumal na mga gawain sa buhay, nilalapastangan nila ang iyong banal na katawan, ang iyong banal na iglesia. Gayon man kami na iyong mga lingkod, dumadalangin kami sa iyo, Panginoon, humihingi kami ng kaawa at kahabagan. Ano man ang nakita mo sa kanila, Panginoon, ituring mo na lamang. Kabiglaan ang kamangmangan at kagipitan, sanhin ang kanilang pagiging mga hamak na mga alabok ng butik po lamang. Kami na iyong mga lingkod na nananatili sa paglilingkod sa iyo, sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay, sumasampalataya kami, Ama, diringgin mo ang aming mga samot, ang aming mga panalangin. Patawarin mo po sila, Panginoon. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama, sa linggo ng umagang ito, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw po sanang muli ang tumindig sa aming kalagitnaan. Panginoon, kakaunti na lamang ang mga panahon na inilalagi namin sa lupa. Matatanda na kami, Panginoon. Tulungan mo sanang maging matitibay kami sa paglilingkod sa iyo. Huwag mo sana kaming pabayaan. Huwag mo sana kaming itulot na mapabilang sa napakaraming mga kaluluwa na bagaman nagnanais makarating sa iyong kaharian sa langit. Gayunman, halumigmig ang kanilang mga paglilingkod sa iyo at walang katapatan. Sumasampalataya kami sa iyo, Ama, na kung kami na iyong natitirang mga alipin ay nanghihina at nagkakaroon ng sari-saring mga kabalisahan dahil sa aming pananampalataya, humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng tulong
lakasan mo po ang aming pananampalataya at gayon din po ang aming mga lupang katawan. Nalalaman naming malapit na kami sa aming mga kamatayan. Dagdagan mo pa sana kami ng marami pang mga araw. Hindi ang aming mga kalooban, kung hindi ang iyong kalooban sa langit ang aming maisakabuhayan. Lalo na nga po ang kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo, sapagkat ito ang tunay na dahilan kung bakit kami po inilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Ama naming Diyos, habang sa pagkakataong ito'y nagkakaisa kami sa paglilingkod sa iyo, ikaw po sana ang muling tumayo sa aming kalagitnaan. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong pinakahamak at pinakamangmang mo pong lingkod. Linisin mo sana ang kanyang puso. Banalin mo sana ang kanyang kalooban. Patawarin mo sana siya sa marami niyang mga kapintasan. At kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan. Magamit naming ilawa na nagniningning sa gitna ng kadiliman at maging tulad sa isang tabak na may dalawang talim, ipangpuputol namin sa lahat po ng suligi ng kadiliman. Ama naming Diyos, kami po'y dumadalangin sa iyo. Kami po ay humihiling na sa araw at sa oras na ito, iyo po sanang dinggin ang aming mga pananalangin. Patagusin mo rin sana ang iyong mga paglingap, pag-ibig, pagbibigay ng buhay, kagaling at kalakasan hanggang sa lahat ng amin-aming sariling mga mahal sa buhay. Amen. Sa lahat ng aming mga anak, mga manugang mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng amin-aming mga kabiyak ng puso at sa mga kaibigan naming naghihintay ng iyong mga dalisay na aral na nangangalat po sa buong sanglibutan. Amen. Ang mamanal, ang lahat ng ito'y sinasampalatayanan po namin, diringgin mo po sa iyong kaharian sa langit. Ikaw ang nagsabi sa amin kung magtatapat kami sa paglilingkod sa iyo, ang anumang hihilingin namin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen! Atin na pong husayin ang ating mga kaluluwa, ang ating pakikinig. Sa linggo ng umaga nito, isang napakagandang aral. Buksan na po natin ang ating mga Biblia. Uunahin po natin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog, King James Version of 1611, Original English. Sa Tagalog, ginagamit natin ang Bibliang 1905 sapagkat ito po ang pinakamalapit. Ayaw namin gagamitin ang Biblia ng mga Jehovah sapagkat yung Biblia ng mga Jehovah, lahat ng salitang D-E-O-S, Dios, eh Jehovah. Ayaw namin gamitin ang Biblia ng mga iglesia ni Manalo. Hindi nyo alam, may sariling Biblia ang mga Manalo. Ang lahat ng salita na si Kristo'y Diyos, ginagawa nila si Kristo'y tao. Hindi kami gumagamit ng Biblia, mga kapatid, ng mga Sabadista. Si Mrs. Ellen White, ay maraming inilagay doon. Puro pangingili ng araw ng Sabat. Ay matagal nang tapos ang Sabat. At saka ang Sabado hindi para sa atin. Yun ay sa mga Hudyo ng unang panahon. Kaya wala kaming gagamiting ibang Biblia. Kung hindi, ang kinasihan ng Diyos 1905 na orihinal na dinala sa atin ng mga Amerikano pagkatapos na sakupin tayo sa mapanglupig na Iglesia Apostolica Katolika Romana o ang Espanya. Sa umagang ito, buksan na natin ang ating pag-aaral, Acts of the Apostles, Chapter 1, and the verse is 20. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein. Ito po ang unang bahagi.
Mga kapatid, at ang ikalawang bahagi, and his bishopric, let another take. Sa Tagalog, basahin natin, mga kapatid, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaan, mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan, bahay, at huwag bayaang manahan doon ang sinuman. Ang ikalawang bahagi, at bayaan kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Ito po ay mahiwaga na tanging ang banal na kasulatan din po ang makapagpapaliwanag sa atin. Una, meron pong dapat tayong unawain. Napasulat ika sa aklat ng mga awit. Alam natin kung sino sumulat ng aklat ng mga awit. At yung aklat ng mga awit, panahon ni David, sapagkat si David ang sumulat ng Psalms. Kaya nga tinatawag na Psalms of David. Aklat ng mga awit. Alam natin si David, ang ikalawang hari na inihalili ng Diyos kay Haring Saul. Sapagkat yung unang hari na inilagay ng Diyos, dahil nga sa susog ng kanyang mga anak na mga Israelita, bigyan mo kami ng hari, binigyan nga si Saul. Naging liko, naging matigas ang ulo, ibinigay ng Diyos sa kamay ng kanyang mga kaaway, at inihalili ang propetang si David. Ano ang sinasabi sa aklat ng mga awit sa ngayon po sa ating paksa? Bayaan, mawalan nawa ng tao ang kanyang bahay. Pabayaan daw natin, makinig kayo mga kapatid, lalo na tayo sa iglesia ng Diyos. Alam natin, tayo ang bahay ng Diyos. Bayaan, mawalan ng tao ang kanyang tahanan o ang kanyang bahay. At ang ikalawang bahagi, bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Merong tinatawag na bahay, bayaan ikang mawalan ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manahan doon sa tahanan ang sinuman, at pabayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Ito po ay hindi maintindihan ng mga relihiyon, mga kapatid at mga magulang. At tinitiyak ko sa inyo, walang nakapagtuturo nito. Maliban na sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Sang-ayon sa Ebanghelistang si San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, sa inyo, sa mga nasa iglesia ng Diyos, una sa mga apostol, sa inyo, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Yung mga nasa labas ng iglesia ng Diyos, puro talinghaga. Kaya ang mga turo nila, mga aral nila, puro materya. Puro salapian, puro karangalan pantao. Ngunit, sa atin po, ayon kay Propeta David, bagamang sinalita ito ni Apostol Pedro sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 1, versikulo 20, isang taon bago pagkatapos na nanhik sa langit ang Panginoon, ito po'y sinalita ng lalaking si David. 1,000 taon bago pa nagkatawang tao ang Panginoon Diyos. Sa bakatwid, ito pala ay hula. At ang linihula dito, bayaan ika, mawalan ng tao ang kanyang tahanan. At huwag bayaan ang sino man na manahan doon. Hindi pala pwedeng, makinig kayo, hindi pala pwedeng basta-basta lang ang tao mananahan doon. Ano bang hiwaga ng tahanan na yon?
Ito po ang ating pag-aaralan. At sino yung tinutukoy na pabayaan ang kanyang katungkulan ay kuhanin ng iba? Nakuha na ninyo? Pabayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Ang una nating itatanong, tunay nga po baga, ang talatang ito na tampok sa ating pag-aaral, eh talaga bang ito'y nasulat 1,000 taon, panahon ni Propeta David? Mga tagapakinig, buksan na natin ang ating mga Biblia, kayo na nasa bahay, oh. Buksan natin ang aklat ng mga awit. Kahit na po sa Tagalog, walang pagkakaiba, oh. Aklat ng mga awit ni Propeta David, 69:25, about 1,000 years before Christ. Makinig tayo. Kaya tayo nagpupunta ng kapilya para matuto tayo. Kaya tayo, huwag nating pababayaan kahit na isang saglit man lang sa pakikinig. Ito po ang sinasabi ng hula. Magiba! Magiba ang tahanan nila. Walang tumahan sa kanilang mga tolda. Sa Bibliang English, basahin din natin, let their habitation be desolate and let none dwell in their tents. Parehong pareho. Eh, mag-ibay ka ang bahay nila, ang mga tahanan nila, ang tahanan nila. At wala nawang tumahan sa kanilang mga tolda. Kung nanamnamin po natin at uunawain, ito pong tahanan nila, noon pong madala na sa Kanaan at magkaroon na sila ng mga hari, itong si Haring David mismo, alam natin, malimit nating mapakinggan, no? Itong si David mismo ay nagpanukala. Panginoon Diyos, binigyan mo ako ng magandang tahanan, palasyo. Binigyan mo ako ng kapurihan at ng mga karangalan. Yung 2 tapyas na bato, yung kautusan ni Moses, 5 aklat, at yung mga aklat ng mga propeta ay naroon lang sa ilalim ng aking palasyo. Kumbaga sa ngayon, nandun lang sa bodega. Ipagtatayo kita ng bahay. Kung saan ilalagay ang iyong 2 tapyas na bato at ang iyong mga kautusan, ang Diyos ay nagpakita, nakipag-usap kay David at sa pamamagitan din ng mga propeta na kamukha ni Propeta Nathan. Hindi ko nababasahin, no? Ilang ulit na nating napakinggan nito, eh. Sinabi ng Diyos kay Propeta Nathan, 40 taon ako ay lumakad sa kanila araw at gabi. Ako'y tumahan sa kanila sa loob ng 40 taon. Alam natin yung 40 years sa wilderness, pagkatapos nga po nakarating sila sa land of Canaan na kung saan nagkaroon sila ng kaharian ng Israel. At ang pinag-uusapan nga po natin ngayon, 1,000 taon, mga kapatid, bago nagkatawang tao ang Diyos, ang lalaking si David na sumulat nga po nitong ating paksa. Pabayaan ni ka na mawala ng tao ang bahay niya at huwag bayaang tumira doon ang sino man. Special yung bahay na yon. Nobody can go there. Ordinary person, wala, wag manahan doon ang sino man. Eh, alin ba yung bahay na yon? 40 taon, ako'y lumakad na kasama nila sa araw at sa gabi. Ang sabi ng Panginoon, sa makatibaga, ang tinatawag na tahanan ang bansa ng Israel. Naliwanagan na ninyo? Ang bansa ng Israel, yun ang tirahan. Yaon ang katawan ng Diyos. Kaya nasusulat din naman,
merong tinatawag na iglesia sa ilang, Church in the Wilderness. At pag binabanggit yung salitang iglesia, sa wikang Grego, ecclesia, body of God sa English, ang Israel ang bahay ng Diyos, ang Israel ang katawan ng Diyos nung panahon na yun. Pero ang wika ng hula, pabayan, magiba ang bahay niya. Pabayan, malala ng tao, at huwag pabayaan ang sinuman na makatira doon. Merong tinatawag na provision o requirement ang titira doon, pero pabayaan bawala ng tao. Pabayan, mga kapatid, na mawalan ng sinuman sa bahay na yaon sa makatwid sa tinatawag na bansa ng Israel. At yan ay pinatunayan ng Diyos eh. Kung babasahin ninyo yung Exodus, napakarami pong mga Israelita sa pulpa. Sa pulpa nang ibigay ng Diyos ang 2 tapyas na bato kay Moses na nakalagay doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang magkakaroon ng larawan ng nasa langit sa lupa, huwag kang gagawa ng anumang wangis sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng tubig, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Dala-dala ni Moses yun. E pagbabang pagbaba niya sa bundok ng Sinai, napakinggan na ni Moses sa malayo yung kanyang mga kapatid na nagkakatuwaan, nagkakasayahan, nakita niya, gumawa sila ng bulong baka. Yun ang tinatawag na idol, yun ang Diyos nila. Iniakma nila sa mga Diyos ng mga Ehipsyo sapagkat 400 years sila namuhay doon, yung masasamang kostumbre ng mga hentil na mga Ehipsyo, mga kapatid, yun ang ginawa nila. Nagalit ang Diyos sa kanila. Sa galit ni Moses, ipinukol sa kanila ang 2 tapyas na bato at sangayon sa Exodus, bumuka ang lupa. Libo-libong mga Israelita ang nangamatay sa kanila. Kaya nga ayon sa hula ni Propeta David, pabayaan, mawalan ng tao ang bahay ng Diyos. Nakuha na niya? Ito'y hula. Baliwala sa Diyos ang kamatayan natin. Kahit na ako, kahit na asawa ko, kahit na si kapatid na Prospero, itong mga taong ito. Bayaang mawala ng tao, ang iglesia ng Diyos o ang katawan ng Diyos. At huwag ang sino man na mananahan doon sa galit ng Diyos. At hindi lamang yun. Isa lamang yun na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos kung paanong ang mga sumusuway hanggang ngayon naglilingkod sa mga larawan, kayang-kayang patayin ng Diyos. Sipin ninyo kung ilang libo yun at hindi lamang yun. Sa loob ng 40 taon habang sila'y naglalakbay sa tinatawag na desierto, marami pong ulit ginawa ng Diyos ang pagpatay niya sa kanyang mga anak. Merong pagkakataon, sumusuway ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, at mga magulang, nagsusugo ang Diyos ng tinatawag na mga ahas. Kinakagat sila at pinapatay, daan-daan, libo ang nangamamatay sa kanila sa tuwing nagagalit ang Diyos sa kanila at ang marami tinubuan ng sari-saring mga karamdaman, mga kapatid na walang kagalingan along the way. Too many Israelites died along the way. Bakit? Yan ang nasa hula. Yan ang sinabi ng Diyos. Pabayaan, mawala ng tao ang kanyang tahanan. Eh kung gano'n, eh marami ka nga eh. Libo-libo nga kayo, kamukha, huwag naman may magagalit oh. Kayong mga kaibigan namin, mga Katoliko, mga Protestante. Eh kapatid na Cirilo, ilan na ba kayo? Nako, kokonti po kami. Kami po pinakamaliit, pinakamahirap, kami po ang walang-wala sa buong iglesia, mga kapatid. Eh akala ng mga tao ang pagliligtas, akala ng mga tao ang pagpanik sa langit, mga kapatid at mga magulang, paramihan,
pataasan ng ere. Marami kaming senador, ang mga membro namin, kongresista. Eh, isang tambak nga kayo, eh, purong magnanakaw naman. Mangamatay tao naman. Mangangalo niya naman. Kamukha ng sinasabi ng hula. At ito po, huwag niyong bibiruin, ha? Pabayaang mawala ng tao ang kanyang bahay. Isang tambak nga ang membro. Sabihin mo na, Iglesia ng Diyos. Puro tamad naman. Hindi naman makaalaala sa Diyos. Yung mga oras, yung mga panahon na ibinibigay sa kanila ng Diyos para maglingkod, ginugugol nila sa kalayawan. Ano ang sabi ng hula? Pabayaan ang bahay ng Diyos, mawala ng tao. Hindi tayo makapagmamalaki sa Diyos, mga kapatid. Hindi ito naiintindihan ng marami. Sana'y buksan ng Diyos ang mata ng inyong mga puso, kayo na mga kikinig. Kaya nga, ano pa ang pagpapatunay nito? Bakit ang hula na ito ibinangon sa atin ng Diyos at napasulat sa mga banal na kasulatan? Bayaan natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag. Kami po nagtatanong lang, ang Biblia sumasagot. Sa kanyang unang Korinto 10:11, ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila. Nangyari sa kanila, oh. Kanino? Doon sa mga Israelita sa bahay ng Diyos. Ang mga ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa, example for us. Totoo ba yan para sa atin sa huling araw? At pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng sanglibutan. Yung hula, makinig tayo, yung hula hindi para sa kanila. Bagaman sila ang nakaranas ng kagalitan ng Diyos, sinumpa sila ng Diyos, eh alam nga natin ang kasaysayan eh. Kaya nga ulit-ulit sinasabi sa ating mga pag-aaral yung mga bagay na yan, yung pagpatay ng Diyos sa hindi mabilang na mga anak niya. Pabayaan mo, oh, si Cirilo, bayaan mong mawala ng tao ang aking bahay. Eh magkakaroon ka nga ng tao, magkakaroon ka nga ng miyembro. Sugarol naman. Hanggang ngayon, kwarta ang nasa puso at isip. Hanggang ngayon, lottery pa rin na nasa utak. Ngayong! Hanggang ngayon, pambababae, paglalaseng. Hanggang ngayon, puro video games. Ang mga kabataan, walang inisip kung hindi ang ganyan. Kaysa tumulong sa mga gawain ng bahay ng kanilang mga magulang. Walang pakinabang. Pabayaan mo, mawala ng tao ang aking bahay. Ang mga ito'y nangapasulat bilang pagpapaalaala sa atin na inabutan ng mga huling kapanahonan. Kaya nga nakita ninyo, maging nangang bayan ng Israel saka kasagsagan ng kanilang pagiging makapangyarihan paghahari na, mga kapatid, nang mamatay na si David, humalili si Solomon. Ang ginawa naman ito si Solomon, babaerong numero uno, yung mga babae niya, ipinagtayo niya ng mga kapilya nila sa loob ng Jerusalem. Eh kaya nga sa Jerusalem, hanggang ngayon, 2018, makikita ninyo, may mga Muslim doon, may mga Hindu. Eh yan ang... Pagkatapos ni Solomon, yung kanyang mga anak, si Jeroboam, si Roboam, hinati naman ang Israel. Pagkatapos ng dalawang ito, humalili pa ang iba't ibang mga hari. Mga kapatid, na lalong tampalasan sa Diyos, gumawa ng reyna ng langit, kapanahunan ni Propeta Jeremias, 760 before Christ, sinabi ng Diyos kay Jeremias, huwag mo nang ipanalangin, ha? Huwag mo nang ipanalangin, hindi kita pakikinggan. Pabayaan mo, mawala ng tao ang aking bayan o ang aking bahay. Ang ganda ng kasaysayan ng Biblia.
Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus ang makapagpapaliwanag lamang nito ng walang wika nga. Tuloy-tuloy ito. Kasaysayan ng bansa ng Israel. Ay totoo namang nawala ng bayan eh. Nawala ng tao. Ang Israel eh, di ba? Sa galit ng Diyos. Noon ding humigit kumulang 700 before Christ, itinindig niya ang isang propeta, ang si Osayas. At sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Osayas, aking papapasukin kayo doon sa pagkaalipin sa dako ng Damasco. Bakit sa Damasco? Eh naroon si Nabucodonosor. Tinawag ng Diyos si Nabucodonosor para sakupin ang kanyang bahay, ang Israel, at tinangay ang hindi mabilang libo-libo ng mga Israelita. At ang natira lamang, yung angka ni Benjamin at angka ni Huda, yung matatanda, yung mga walang pakinabang, lahat ng may kapakinabangan, tinangay. Dinala sa Nabo, sa Babylonia. Pabayaan ang wika ng hula. Pabayaan mawala ng tao ang aking bahay. Kaya nga magmula noon, mga kapatid, sa mga hindi nakakaintindi hanggang ngayon, kung meron mang natitira pa sa Israel, oh, yung Israel ngayon, kung tawagin niyan eh, Hudyo. Bakit? Yung Huda lang, at yung angka ni Benjamin, alam ba ninyo yung Benjamin, doon nagmula si Saulo, yung tinatawag na light to the Gentile nation, si Paulo. At yung Hudyo, Juda, dyan naman ang galing ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat, nang ibango na ng Diyos si Sirong Dakila, na ibalik na muli ang kanyang bayan, eh karamihan po sa 10 tribes of Israel, eh ayaw na pong bumalik sa Israel, sa Jerusalem. Nangalat po sila sa Europa, kaya yan ang nakikita natin ngayon, yan ang France, yan ang Germany, yan ang England, yan ang kung ano-ano, 10 tribes. At yan nga po, yung mga anak-anak niya nang puna panahon na ng Spanish Inquisition of Rome through the edict of the Pope of Rome, nagkataon many years after, in the year 1492, natuklasan na ang Newfoundland, yung mga pinagpapapatay ng mga Katoliko pumunta sakay ng 7 barko lumanding sa Newfoundland. At yan nga po, yung mga anak ng Diyos na yan, ang tumira dito sa Amerika. Mga kapatid at mga magulang, sana naiintindihan ninyo yan. Kaya ang Amerika, pinagpapala din ng Diyos. At ito ang tinatawag na binubukalan ng pulot at ng gata. Pagpapatuloy ng pangako ng Diyos kay Abraham, hindi ko pababayaan ang iyong binhi. Kaya hanggang sa Amerika, pinagpapala ang mga tao na naririto, pati tayo, nakakasama sa pagpapala ng Diyos. Pero ang marami sa atin, walang utang na loob. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, pabayaan mong walang tao ang aking bahay. Puro lapastangan naman. Puro kaligayahan. Mga kamatid at mga magulang, binigyan na nga ng Biblia, hindi naman binabasa ang Biblia. Ang Biblia nandun sa sulok, inaamad. Libre na ang Biblia, kahit saan, libre, makakakuha ka. Walang nagbabasa ng Biblia. Pinalago ang karunungan. Through the internet, makikinig na lang kayo. Wala pa kayong panahon sa internet. Pero pagka sa sine, pagka sa kainan, pagka sa karaoke, pagka sa video game, taog! 100%, pass, andon! Hindi mag-a-absent, araw-araw! Oh, mga magulang, yan po ang katotohanan. Ngayon, sa ano po bagang banal na dahilan at patuloy tayong pinaaalalahanan ng Diyos. Napakaganda ng pagbubukas natin, maliwanagan na naman natin, baliwala pala sa Diyos ang mga taong nananahan sa kanyang bahay, kahit ng mga anak niya, kahit ng mga Israelita, pamaya mo. Libo-libo kung patayin ng Diyos. Eh sa paanong paraan nga, ito tinuturo sa atin. Bakit? Ituloy natin, 2 Timoteo 3:15.
At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Biblia. Ibig kong malaman ninyo kung binabanggit man ni Pablo kay Timoteo mula pagkasanggol, eh ito na nga po ang isang dahilan eh. Mga kapatid at mga magulang eh. Na kung bakit binabasa natin ang Ingles. Ngayon, kung babasahin ko rin naman sa Ingles, eh parehong-pareho. And that from a child. Para bang sa isang bata, natuto si Timoteo ng mga salita ng Diyos? Hindi po. Kaya nga ginagamit natin ang ating tinatawag na karunungan na tinanggap natin sa Diyos. E ano ang pagtuturo? Bakit ito'y patuloy na ipinaaala-ala sa atin? Baliwala pala sa Diyos, patayin niya lahat ng mga anak niya. Ibigay niya sa kanyang mga kaaway. Baliwala sa Diyos, pabaya mo! Mawala ng tao ang aking bahay. At huwag pabayaan ang sino man na tumira doon. Ikalawang Timoteo 3.15, kung bakit ito'y mulit-muling ipinaaala-ala sa atin? Mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman, Timoteo, ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam na natin yun, no? Bakit ba pananampalataya kay Kristo? Ano bang pananampalataya na natin kay Kristo? San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 1. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? Ako at ang Ama ay isa. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin, na si Kristo rin ang Diyos, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Ituloy natin. 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Alam po ba ganinyo, other than the Holy Bible, there are books, makinig tayo, that was given the Spirit of God wisdom for educating people. Yung tinatawag na mga aklat sa paaralan, yung mga history book, yung mathematics, yung science, ang lahat ng kasulatan, maliban na lang oh, sa aklat nitong si Charles Darwin na sinasabing tao nang galing sa unggoy. Ang wika ni Apostol Pablo kay Tito 1:14, huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo. Kung tutustusin ninyo ang kasaysayan ng buhay ni Charles Darwin, siya po ay isa ring Hudyo. Mga kapatid, oh, kamukha ni Adolf Hitler, galit na galit sa mga Hudyo, eh siya pala eh, ang tatay pala niya, Hudyo rin. Kaya huwag kayong makinig sa mga katha ng mga Hudyo kay Charles Darwin at sa mga utos, aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Other than the book of Charles Darwin at saka yung apokripa. Alam ba ninyo yung apokripa? 13 yan kung hindi ako nagkakamali. Yan ang mga idinagdag ng Papa sa Roma sa Holy Scriptures. Kaya pag nakita ninyo ang Bibliang ginagamit sa inyo ay Catholic Bible, sunugin na ninyo. Alisin ninyo sa inyong bahay. Maraming salita yan na hindi katotohanan because of the apocrypha na idinagdag ng mga papa sa Roma. Kaya nga dito, yung mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Halimbawa, tayo nag-aaral sa paaralan, yun yung kinasihan ng Diyos yun. Yung mga karunungan para sa ikatututo natin ng mga bagay dito sa lupa. Ito ay kayo magagamit sa pagtuturo. Mga kapatid at mga magulang, sa pagsansala, ayan, yung mga aklat ng mga abogado, yung mga aklat ng mga pulis, yan eh, sa pagsansala. Yun ang tinatawag ng mga kodigo penal, batas ng bayan. Mga kapatid, yan ay magagamit sa pagsansala. Yan ang ginagamit ng mga may kapangyarihan kapag nasa sakote ang mga makasalanan. Sa pagsaway, ayan, sa ikatutulong na nasa katwirang
upang ang tao ng Diyos. Eto, bakit binabasa natin itong mga kinasihan ng Diyos ng kanyang Espiritu? Pangunahin nga ang Biblia upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen! Mga kapatid at mga magulang, kaya nga ito ang napakaganda ng pag-aaral natin, 1:20, ng gawa. Pabayaang mawala ng tao ang kanyang tahanan, ang bahay ng Diyos. Una, yung mga Israelita. At huwag bayaang manahan doon ang sinuman, at pabayaan kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Pagkatapos po na maliwanagan natin itong ipinakikilala ng ating paksa. Mga kapatid, sino po ba naman ang ipinakikilala o ano po ba naman ang dahil at ibinangon sa atin ang paksang ito? Sino yung tinutukoy? Pabayaan ni ka. Makinig tayo, hindi pa tapos ang pag-aaral natin, no? Pabayaan kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Abay, dalawa pala dito ang problema ng Diyos eh. Una, yung mga anak niya, yung bansa ng Israel, talagang matitigas ang ulo, mga bansa, mga Israelita. At kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Sino yung tinutukoy na kunin ng iba ang kanyang katungkulan? Pabayaan natin ang mga apostol ang magpaliwanag. Aklat ng mga gawa, kapitulo 1, versikulo 15. At ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid. At nagsabi, habang nangagkakatipon ng karamihang mga tao na may 120, putulin ko po muna. Pagkatapos nga po, nananhik na sa langit na kanyang pinanggalingan ng Panginoong Jesucristo, ang mga apostol na naiwan at ang mga kapatid na nabautismuhan, dito nga po, meron daw ika mahigit na nagkakatipon ang mahigit sa 120. Bukod kay Pedro, kasama rin si Mama Mary. Oh, sapagkat ng mga panahon na yon, laging kasama yung mga unang mga banal, kamukha ni Maria Magdalena, mga iginagalang po naming mga kaibigan. Ngunit hindi ko na binabasa yung mga paksang yon, yung mga dakmo yon. Ang importante, merong pagkakatipon, bukod sa mga apostol at mga banal, meron pang 120 na kasama nilang nagkakatipon, nananalangin, at nagbabasa sila ng Biblia. Kamukha ng ginagawa natin ngayon. Eh, ano nga nangyari? 1:16, ang wika ni Pedro, mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David. Ito nga po, tungkol. Makinig tayo mga kapatid. Tungkol kay Judas na siyang pumatnugot na nagsihuli kay Jesus sapagkat siya ay ibinilang sa atin at siya ay tinanggap, tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Ayun pala, yung pala ang pagtindig ni Pedro, ipapaalaala pala ni Pedro sa mga kapatiran, huwag nating kalimutan, sino ika? Ang tungkol kay Judas. Anong sinasabi sa ating paksa? Ang wika sa ikalawang bahagi, pabayaan ang kanyang katungkulan ay kunin ng iba. Eh alam natin, 12. Alam natin, 12 ang mga apostol, oh, Mateo, kapitulo 10, versikulo 1. Basahin ninyo, sa bahay-bahay. 12 yan. At alam natin, ang isang apostol, eh, nadali ni Satanas dahil ang gusto ni Satanas eh, mamalin lang niya, makasama niya sa impyerno, pati mga apostol. Nabitag niya si Judas na mahiligin pala sa pera. Mukhang kwarta! Mga kapatid, huwag naman kayo magagalit sa huling araw na ito, hanggang ngayon, maraming mukhang kwarta. Puro kwarta! Kaya walang palahon sa Diyos. Eh, kapatid na si Rilo, eh, may
overtime ako eh, meron akong duty. Meron... Bakit ka pa nagpabautismo? Niloloko mo ang Diyos, hindi ang sarili mo. Tsaka alam mo, yung pera mo, hindi ka ililigtas niyan. Alam nyo, darating ang panahon, sa hula rin, sinabi ng Panginoon, ano, mga kapatid, sa araw na pasasapitan ko sila ng kapighatian, sa araw na tatawag sila sa akin, sa araw na hihingi sila ng tulong sa akin, maaaring binigyan kayo ng cancer, maaaring pinalaki ang tiyan ninyo, maaaring ang paa ninyo na bulok na, tapos tatawag kayo sa Panginoon, hindi ko kayo pakikinggan. Yung mga tao na yan, walang inisip, puro kaligayahan. Hindi na naiisip ang Diyos. E paano, hindi nakikinig, hindi nagbabasa ng Biblia. Ni walang puwang sa inyo, ang Panginoong Jesucristo. Hindi kayo pakikinggan. Mga magulang at mga kapatid, sapagkat siya ay ibinilang si Judas sa atin, 12 sila, at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito, si Judas, ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwaret, ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. Putulin ko muna. Kumuha daw ito ng bahagi ng kanyang kinita, 30 putol na bila. Alam po ba ninyo, ang katotohanan kung babasahin natin, nang magsisi si Judas, hindi ko nababasahin para huwag tayo masyado humaba, nang magsisi si Judas, isinosoli niya yung 30 na pila sa saserdote. Pero sinabi ng mga saserdote, masamang pera to. Wag, ibili na lang natin, bili natin ang lupa na paglilibingan sa kanya. Ayun niya. Ito nga po, kaya naging bahagi niya. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan. At siya, ito, nagpatiwarek. Pumutok siya. Sa gitna, sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. Isipin niya, ang taas siguro ng pinagtalian kay Judas. Eh, nagpatiwarek siya. Bumaksak. Isipin niya, yung tiyan bumuluwak sa gitna. 1:19, gawa, at ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem. Ano pa tinawag ang parang nayaon sa kanilang wika na aseldama, sa makatidbaga ang parang ng dugo. The Valley of Blood. At ito hanggang ngayon, totoo yun. Pagpupunta kayo sa Jerusalem, sa Middle East, itanong ninyo, where is aseldama? They will bring you there. Tourist spot yan. Diyan nagpakamatay si Judas. Ngayon, ano ang ibig sabihin dito ni Apostol Pedro na alalahanin natin si Judas na naging bahagi rin naman? Ang ibig sabihin, siya isa sa mga apostol, saksi na nakakita. At ano ang kinaalaman ng ating paksang ito? Sa hula na bayaang ang kanyang katungkulan ay kuhanin ng iba? Ibig kong putulin muna. Kaya po may mga iglesia. Makinig kayo mga kapatid, makinig kayo. May mga iglesia at mga relihiyon. Ang bawat isa sa kanila, meron tinatawag na Holy Council. At 12. O yan ika ang mga apostol natin. Itong mga sinalibad at ewan ko ba? At makikita mo naman yung mga apostol nila. Ayan nga, kasama ang mga pari dyan eh. Mga kapatid, ang gaganda ng mga damit. Ang gaganda ng mga borloloy. Pinararangalan, sinasabitan ng medalya, hinahalikan. Kaya sila may 12. Maniwala kayo sa akin, ito po'y totoo. Kaya maraming relihiyon, yung Holy Council nila, kinikilala nila parang mga apostol yan. Anong pagkakaiba ng pinag-aaralan natin ngayon sa mga apostol sa huling araw? Ituloy natin ang pag-aaral. Makinig po tayo. Gawa 1:20. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit,
bayang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan. At huwag bayaang manahan doon ang sinuman at bayan. Ito na, kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Sa makatid ba ka, yung katungkulan ni Apostol Judas Iscariote, 1:21. Sa mga taong ito, ito na ang maganda. Sa mga taong ito, sino'y tinutukoy ng mga taong ito? Nang araw at oras na iyon, ayon kay Pedro, at merong mga kalalakihan na ang bilang nila ay 120, nakasama nila. At yun ang tinutukoy dito ni Apostol Pedro, 1:21, sa mga taong ito, yung mga kasama nila, yung mga mananampalataya, mga nakasama rin ng Panginoon, no? Sa mga taong ito nga na nangakikisama sa atin sa buong panahon, panahon pa ng Panginoong Hesukristo, kasama na ito, no? Na ang Panginoong Hesukristo ay pumapasok at lumalabas sa atin. Ano muna kukuhanin natin dito? Sa mga kasama natin ngayon, na ang mga ito ay mga naging saksi sa buong panahon, magmula ika ng panahon ni Juan Bautista, mga kapatid, sa ibang mga kasulatan, kasakasama na ang mga taong ito, itong mahigit sa 120, at nakasama, naging saksi sa ating Panginoong Hesukristo, nang siya ay pumapasok, nang siya ay lumalabas sa atin, ano ang ibig sabihin nun? Nang panahong ito, nang panahong Kristiyano, nang maitayo na ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang tinutukoy ni Apostol Pedro ng panahong ang Panginoong Hesukristo ay lumalabas at pumapasok sa atin, ang ibig ipakilala kung paano ang bansa ng Israel, bahay ng Diyos, lumakad ang Diyos 40 taon kasama ang bansa ng Israel sa huling araw ng panahon pa ng pagkakatatag sa Iglesia ng Diyos ang Panginoong Hesukristo, ang bahay niya, ang mga membro ng Iglesia. Kasama rin ang 120 na nung pagkakataong yon, mga kapatid, pinatunayan na Pedro ang mga ito, ang mga lalaki ito, ay nakasaksi din naman sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tulad nga ng sinasabi ni Apostol Pablo, Hebreo 13:6, si Kristo gaya, katulad po, gaya ng anak, puno sa bahay niya, ang bahay niya ay tayo. E sino ang tinatawag o pinakikilalang tayo? Ang Iglesia ng Diyos. Bakit? Katawan ng Diyos. Mga tagapakinig namin. Ngayon, anong ibig sabihin ni Apostol Pedro? Ayon din sa ating paksa, pabayaan na ang kanyang katungkulan ay kunin ng iba. Ituloy natin, 1:27. At magmula pa nga sa pagbabautismo ni Juan, ito pong katunayan ang binanggit ko kanina, hanggang sa araw na siya ay tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito, isa sa 120 kasama natin ngayon, maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na baguli sa mga patay hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang ibig sabihin, kaya nga kung itutuloy natin, ibinukod, 1:23 ng gawa, at kanila ngang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinanganlang Husto, at si Matias, 1:24, at sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, ikaw, Panginoon, ang nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao. Ipakilala mo sa amin kung alin sa dalawang ito ang iyong hinihirang. 1:25, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito, sa pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalagayan. 1:26, at sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias, at siya ay ibinilang sa 12 apostol.
Ano napakinggan natin? At kasama natin ika ang mahigit 120 kalalakihan. Ang mga ito ay naging mga saksi panahon pa ng pangangaral ni Juan Bautista hanggang sa ang Panginoon ay pumanik sa langit. Sila ay mga saksi. At ang wika nila, kinakailangan din naman sa mga ito ay ipalit sa katungkulan ni Judas ang isa upang makasama natin sa makatidbaga yung saksing nakakita ang pinagpilian mahigit sa 120 mga tao na kuha si Jose Barsabas at ang lalaking si Matias. Ipinanalangin nila, Panginoon, ipakilala mo sa amin kung sino ang ipapalit namin kay Judas. Nagpalabunutan sila, niloob ng Diyos, makuha si Matias, kaya nabuo ang 12. Ang kukunin natin ay ito. Bakit kinakailangan magkaroon ng kapalit, mga kapatid at mga magulang? Upang makasama ng 12 ang isa ring saksi na nakakita. Anong ibig sabihin nito? Sa huling araw ba, si kapatid na si Rino, ay gawin ninyo akong apostol? Hindi po ako pwedeng gawing apostol. Yung bang mga sugo ng hell, yung bang mga papa sa Roma, yung bang mga doctor of divinity, theosophy and letters, pwede bang gawing mga apostol? Hindi! Sino lang ang pwedeng ipalit kay Judas? Yung nakasama natin, itong more than 120 men, nasaksihan nila, umpisa ng pangangaral ni Juan Bautista hanggang sa pumalik sa langit, kinakailangan sa kanila manggaling ang ipapalit kay Judas Iscariote. Saksi na nakakita, nakasama. Totoo ba yan? Unang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1, unang aklat ng Apostol Juan, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung nakasama namin 3 taon, yung nakita namin nagpagaling, yung bumuhay kay Lazaro, ito ang ibinabalita namin sa inyo, nakita namin. Eh maraming mga tao, hindi naiintindihan ito eh. Mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, tayo ng iglesia, tapos may 12 apostol. Ay, totoo yan, mga kapatid. Meron kaming Holy Council. Eh, ano ngayon? Santamba kayo sinungaling. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga sinungaling? 8:44. San Juan, kayo, sa inyo, kayo, inyong jablo, amang jablo, sinungaling kayo. Impyerno kayo. Walang pwedeng kumuha sa katungkulan ng mga saksing nakakita. Hanggang doon lang yun. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, ito po, huling-huling tanong na lamang. Alam niyo, maraming gabi ito, tinagpupuyata ng inyong mga anak, ng inyong mga lingkod. Maraming panalangin bago dumating sa atin ang mga araling ito. Ang inihiling lamang sa inyo ng wag na ako, ang inihiling lang ng Panginoong Jesucristo, ay tumalima naman kayo sa inyong mga kapatid na nagsasaayos ng inyong pananambahan. Eh huwag na ninyong tignan ang inyong mga kapatid na kunwari inaayos kayo. Tingnan na lang ninyo ang inyong sarili kung anong pag-aayos ninyo. At bakit kailangan ayusin natin ang ating sarili? Haharap ba tayo kay Sirino? Hindi. Haharap ba tayo sa senador, presidente, kongresista? Hindi. Kanino tayo haharap? Sa may-ari sa atin. Eh marami hindi nakakaintindi nito eh. Titigas ng ulo. Eh bakit nga po ba naman? Huling-huling tanong. Sinasabi sa paksa 1:20. Baya ang mawala nawa ng tao ang kanyang tahanan. At huwag tumahan doon ang sino man. Huwag daw tumahan doon ang sino man. Alam ba niyo yung sabihin? Halimbawa, alis ako ng bahay. Maiiwan yung apo ko, si kapatid, yung mahal nating Kalim, kapatid na BJ. O BJ, alis kami ng lola mo ha? 3 days. Huwag kang magpapapasok sa bahay ng sino man. Mahirap po. Unless authorized. Maliban na,
kung may pahintulot kami ng lola mo. Ito ang ibig sabihin ng paksa. Mga ginigiliw naming mga kapatid, bakit nga bumaga naman? Sinasabi sa paksa 1:20, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan. Alam na natin yun. Bahay ng Diyos. Mas di maubos ang mga membro. Wala namang silbi mga membro Puro sinungaling. Bayaang mawalan ng membro ang iglesia ng Diyos. At huwag bayaang manahan doon ang sino man. Huwag mo naman pabayaan, Bidya. 3 days kami mawawala ng lola. Huwag kang magpapapasok ng sino man. Bakit po? Totoo ba yan? Ano ba ang tinatawag na dapat nating pagkakilala sa buhay na walang hanggan o sa kaharian ng Diyos sa langit? Apokalipsis. Ito po. 21:27. Hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumalduman o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakuha na ninyo? Kaya kayong mga mapagmatigas na puso, kayong mga parati na lamang makarinig lang ng tinatawag na saway ng Diyos, hindi na ako sasama. Hindi na ako maglilingkod dyan. Sinasaktan ang damdamin ko. Naninira si kapatid na si Rilo. Kung sinasabi ninyong naninira ako, bumalik na lang kayo sa pagiging katoliko. Doon libre. Mga kapatid at mga magulang, walang disiplina, maging protestante na rin kayo. Maging iglesia ni Manalo na kayo. Libre! Bagaman sinasabi sa atin ang ating paglilingkod sa Diyos, kayo ang nasusunod? Hindi ang lahat na tao ay makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Marami pong karumal-dumal Mga kasuklam-suklam. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pedro, napakinggan na natin. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling sukang at ang babaeng baboy sa paglulubalob sa putik na kanyang pinanggalingan. Maraming kapatid na ganyan. Huwag kayo magagalit. Kung masaktan kayo, ay alisin ninyo. Masakit ang katotohanan. Mga kapatid, kaya't dito po lamang, maging dito man lamang sa lupa, napakahigpit na makapasok sa langit. Sa langit pala, malibang masulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Sipin niya, nakakatiyak ba kayo mga kapatid, pangalan ninyo nakasulat sa aklat ng buhay? At saka dito sa lupa, talaga bang mahirap ang makapasok sa kaharian ng Diyos? Pabayaan natin ng Panginoon ang magpaliwanag sa Juan 15:1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. 15:2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. At ang wika pa man nilang Diyos, Panginoong Jesucristo, 15:3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Ako ang puno ng ubas. Kaya nga nagkatawan tao Mga kapatid At nang magkatawan tao, itinulad niya ang sarili niya, ako ang puno, ang tunay Ako ang tunay. May salita pang tunay Bakit? Maraming ang bula ang Kristo Maraming ang mga reliyon Iglesia daw ng Diyos. Darating na raw ang paghuhukom 2001. 2018 na, wala pa ang paghuhukom. Sinasabi ng mga sinungaling, impyerno kayo. Niloloko ninyo. Kayo ang inuhula ng Panginoon. Magsipag-ingat kayo.
Sa huling araw, maraming paroroon sa inyo't magsasabi, ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, naroon ang Kristo, nariyan ang Kristo, darating na ang Kristo, huwag kayong magsipaniwala. Ililigaw ang kaluluwa ng marami, pati ang kaluluwa ng mga hinirang. Sinabi ng Panginoon ang siya'y magkatawang tao, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga samansanga, ang aking ama ang magsasaka, eh sino ba yung ama? Ay, di ako at ang ama ay iisa. Siya rin yun eh. Eh kasi ayaw niyang itapon ang banal ng Diyos, mga salita, mabubuting balita sa mga aso at mga baboy. Eh marami mga aso at mga baboy, pakikinggan niya, hindi naman susundin. Mga kapatid at mga magulang ang ibig ng Diyos. Kaya siya nagsasalita ng mga talinghaga, ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking ama ang magsasaka, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubungay, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubungay, nililinis niya upang lalong magbunga. At kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kaya kailangan makikinig tayo ng salita ni Kristo. Romanos 10:17. Pananampalataya dumarating sa pakikinig ng Panginoong Jesucristo. Salita ng Panginoong Jesucristo. At dito po ay sinasabi po man din, 15:4, kung kayo manatili sa akin, ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ano ang itinuturo dito? Kung paanong mahirap na makapasok sa langit, malibang mabasa ang pangalan natin sa aklat ng buhay, gayon din dito sa lupa. Malibang tayo'y laging nakakapit kay Kristo. Eh paano tayo kakapit kay Kristo? Mga kapatid at mga magulang, ay alam na natin. O 12:26 ng saluan din. Kung ang sino man nagnanais maging lingkod ko, susunod sa akin, kung saan ako naroon, doroon ang lingkod ko. Eh kayo naman, nagpabautismo. Kaya pala nagpabautismo, eh malaki utang na loob ko sa iyo, kapatid na Cirilo eh. Tinulungan mo kami. Kaya nagpabautismo kami. O eh pagkatapos eh, hindi ka naman nananatili sa kinaroroonan ni Kristo, katawan ni Kristo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nandyan ka pa rin sa kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan. Igit na nga, nandyan ka pa rin sa paglulubalob sa putik, suka, na pinanggalingan mo na. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin. Mahirap eh. Kung hiwalay tayo sa Panginoong Jesucristo, kung hiwalay tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala kayong magagawa. At kung sino man nga ay hindi manatili sa akin, siya'y matatapong tulad sa sangaan matutuyo at titipunin at ihahagi sa apoy at mga susunog sa impyerno kayo. Kayong masyado kayong maraingin, maramdamin, ayoko nang dumalo sa Iglesia ng Diyos, nasasaktan ako. Bahala kayo sa buhay nyo, kaluluwa ninyo. O 7:13 ng Mateo. Eto kung bakit mahirap ang makapasok sa kaharian ng langit. Kung sa langit napakahirap makapasok, eh gayon din pala sa lupa. Totoo ba yan? Tuloy natin ang salita ng Panginoon. Mateo 7:13, huling talata na ating babasahin. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Eh, makipot pala ang pintuan. Ano ba yung tinutukoy na pintuan? Ang wika ng Panginoong Jesucristo. San Juan 14:6. Ako ang daan. Ako ang buhay. Sa ibang mga talata, ako ang ilaw. Ako ang pintuan ng mga tupa. Sino man hindi makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Mahirap talaga makapasok at saka makipot. Eh bakit nga hindi kikipot? Kapatid, huwag ka nang taya ng taya sa lottery, ha? Kapatid, huwag ka nang bababae. Kapatid, huwag ka nang magmumura. Kapatid, huwag ka nang magpapakalulong sa Las Vegas. Puro kaliwa. Makipot. Hindi po pwede, kapatid na si Rino, eh.
Hindi na po pwede. Gusto nila, puro kalewan, kaligayahan, huwag kayong magagalit, marami sa Las Vegas, kaysa makarating sa langit. Eh kung dito lang sa lupa, ayaw niyong pumasok sa iglesia ng Diyos eh, araw ng Linggo eh. Huwag kayong magagalit. Mga kapatid, itong sermon natin, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti! Ayan! Ang kaligtasan, hindi paramihan. Eh, kay mga Katoliko, hindi nyo nababasa ito eh! Kawawa ang mga kaluluwa, pinatay ninyo! Marami dyan, mga kamag-anak namin, hanggang ngayon, pinapatay ninyo ang kanilang mga kaluluwa. Kakaunti ang mga kakasumpong noon, makipot ang pintuan, makitid ang daan, patungo sa langit. At ang wika ng Panginoong Jesucristo, 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilabit sa inyo na may mga damit tupa. Ayan, ano ibig sabihin ng damit tupa? Camouflage. Ito eh, literal, oh. Huwag kayong magagalit. Yung mga papa sa Roma, yung mga pare, they are in camouflage. Tinan mo yung mga damit nila. Tinan mo kung paano sila magsipagsalita. Kapatid ng Cirilo, kayo po baga, anak lang nyo. Akala mo, banal na banal. At yung mga damit, mabubuting mabuti. At yung papa, meron bang corona? May nakasulat, Vicarius Filii Dei, successor of God. Mag-ingat kayo. Ayan, yan ang gusto niyong puntahan. Kapatid ng Cirilo, yung mga pare, hindi naman mataas magsalita, hindi sumisigaw. Kapatid na sarili, yung mga Jehova, ang sasarap pakinggan, yung mga mangangaral nila. O, maluwag ang pintuan, lumayas kayo. Bakit kayo nagtitiis dito? O, si Pedro, pinagsabihan ng Panginoong Jesucristo eh. Nang sabihin ng Panginoon, Pedro, ako'y dadalhin sa Jerusalem upang ipako sa krus. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, Panginoon, huwag mangyari yan. Ako na ang magpapako sa krus. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Satanas! Lumagay ka sa likod ko. Tisod ka sa akin. Yeah, kung yung kayo matitisiran, yeah. Satanas kayo. Magsama-sama kayo. Mga demonyong mangangaral sa simbahang itinayo ng tao. Mga kapatid, ito po ang napakagandang aralin. Salamat sa awa at tulong ng Diyos. Dinaragdagan pa tayong lahat ng buhay. Ang mga anak natin ay pagpasalamat ninyo. Magaganda ang katayuan sa buhay. Hindi nagugutom. Dahil meron Diyos na siya ang ating pinaglilingkura. Mga magulang at mga kapatid, at kung ano man ang ibigay ng Diyos sa aking mga anak, sa aking mga mahal sa buhay, tatanggapin ko. Buong puso kong sasabihin sa kanya, maghari ang kalooban mo kung paano sa langit. Ito ang maganap sa amin sa ibabaw ng sanglibutan. Ito ang mangyari sa amin. Ito ang magawa namin. Matanggap namin. Aklat ng mga gawa, 1:20, sinasabi ng mga kasulatan, sa aklat ng mga awit, bayang mawala nawa ng tao ang kanyang tahanan. Mga kapatid, matigas ang ulo natin, baka patayin na tayo lahat ng Diyos. Eh baya, hindi, iglesia ng Diyos, katawan ng Diyos, eh baya, mawala ng tao. Eh, sino tayo? Nakikiutang na loob lang, humihingi lang tayo. Diyos ko, dagdagan mo pa po ang buhay namin. Daragdagan naman ang buhay mo, tapos dadalhin mo na sa kasino. Sa paglilimayo. Puro hanap buhay. Bayaang mawala ng tao ang kanyang tahanan at huwag bayaang manahan doon ang sino man. Hindi basta-basta makakapasok sa iglesia ng Diyos. Tandaan niya, yun lang sumusunod sa Panginoong Jesucristo. At bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Ang katungkulan ni Apostol Judas Iscariote naganap sa hinulaan ni Haring David, 1,000 tao bago nagkatawang tao ang Kristo,
Bago pa man ipinapanganak si Judas na kasulat na ang kanyang kapalaran, ipinalit sa kanya si Apostol Matias. Mga kapatid, itong napakagandang aral. Mga kapatid, ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikilma. Amen. Muli nating handugan ng Panginoon na isang maiklit, may espiritong awitin, awitin po natin ang bilang 165, unang estropa at koro po lamang. Nangunguna sa panalangin, si kapatid na Glenda. Tatayo tayo, mga kapatid. 165. Kay Jesus na pag-ibig sa aking umatay upang mapalapi sa kanyang paanan malahuwak niyang tangkilig hindi mapantayas ang katumbas ay langit ng tuwa at buhay matamis na pag-ibig ni Kristong tumangkin sa'y kanyang tinis dahil sa pag-ibig siya ay namatay pagsintang dalisay siya tanging po namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ikaw po ang tanging Diyos na nag-iingat at nagagabay sa bawat isa sa amin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa buong salinggong binigay ninyong mapayapa sa amin at muli kaming narito ngayon sa iyong banal na harapan. Amen. Nakinig ng iyong mga banal na aral at nag-alay ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso. Amen. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa buhay at kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po rin Panginoon sa banal na sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga banal na aral ay pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Amen! Salamat po rin Panginoon sa mga banal na samo na narinig namin ngayong umaga. Tawa po ngayon mong naman po, Panginoon, ay tumimo sa puso't isipan ng bawat sa amin at nang kami po'y makapagpatuloy ng mga paglilingkod sa iyo. Panginoon namin Diyos, kung kami po'y kinakitaan mo na kami nagkukulan sa iyo, na kung minsan, Panginoon, nagkakasala, nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Sana po, Ma'am. Panginoon po namin Diyos, ngayon po umagay, dinadalangin namin sa iyo. Nanawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman. Sa biglang kamatayan, sa masasamang tao, tsaka may po ng hustisya. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Pakalinisin mo po at pakabanaling mo po siyang lagi at nawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang talinong nagmumula sa iyo. Amen. At dagdagan mo po ang kalakasan niya at na makapagpatuloy siya ng kanyang pagpapahayag at nawa po'y marami pa pong mga tao makapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen! Dinadaling ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga ibang mahal sa buhay, ang iba naming kapatiran, na Panginoon, na hindi pa po na nakakakilala sa iyo, Panginoon, katukig mo po ang kanilang puso at isipan at nawa po'y manumbalik sa iyo at nang makasama namin sila dito, pupuri to lulhati sa iyong dakilang pangalan. Amen! Panginoon po namin Diyos, kami po may mga katandaan na Panginoon, dagdagan mo po ang buhay kalakasan namin
at na makapagpatuloy kami ng aming paglilingkod sa iyo. Amen. Patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan at kakasangkapa ka po ng mga taong tutulong sa amin. Siya nga po. Inadalangin ko po rin siya, Panginoon. Ang aming Panginoon, dinadalangin ko sa iyo kung paano mo po kami dinaldi dito ng mapayapa. Ganun mo po rin sana kami uwi ng may kapayapaan at nang sa ganun sa muli namin pananambahan ay huwag magkakaroon ng mga kahadlangan. Amen! Nadalangin ko po rin siya, Panginoon, ang iba naming mga kapatiran na nasa iba't ibang dako na nagsisipaghanap buhay. Panginoon, alawin mo po sila ng iyong banal na espiritu at nawa po, Panginoon, inyo silang iingatan, gagabayan at nawa po, Panginoon, inyo silang pagpapalain. Siya nga po, Ma. Nawa po, Panginoon, ang itong mga samot dalangin na ito, Panginoon, ay makarating nawa sa iyong kaitaasan. Amen. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nabibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang na hirap kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas dalangin namin sa dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po yung nariklun sa iyong pangarapan, at kami po yung nakinig niyo po mga aral. Kaya po, may kamilig ko, salamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong pangarapan ang mga sapi amin na pagkayanan, na nawa ito po yung magamit ang inyong kapangasiwaan, makatagun rin, Ama, sa mga tanang nangailangan. Amen! Isa lahat po, Panginoon, sana po mga sarapit na pagkasangkapan sa pagkasag niyo ang Ebanghelyo sa ibabaw na salibutan. Amin lang pong sinasama po, Panginoon, sa iyo, na sana huwag na huwag na pagsasawaan at sa mga susunod na mabuhay, makita mo naglilingkod at umaawit ni walang bahay din sa mga kapintasan. Amen! Muli, Panginoon, magkakawala kayo mga magkapatid, iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba naman tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po mamarating namin ang lahat ng mga patutunguhan ng ligtas, lahat ng mga kamakan. Panginoon, marami kayong makilalama, dapat kayong maasa na mga itiladag niyo po sa amin. Kaya po, ang lahat ng mga bagay, mag-alap pa po namin hihiling. So, lakilo po pa lang Diyos Kristus na may Diyos at takilang tagapagligtas. Amen! Amen. Ang amay ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayun din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu,
itunawa ang muling ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ipaabot sa lahat ng ating sariling mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasang bahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, higit na nga sa kanila na pinasapitan ng Diyos ng mabibigat na mga karamdaman sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon magpakailanman. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang alay, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi iwalay ang kamay ni Jesus alalay.